So what's up, fellow collectors? So my name is Mr. Pogi, and I am here to review the Marvel Legends series, Venom. I am really, really happy na nakakuha ako nitong Venom na to. Though, nung lumabas siya sa market, first off, ang nangyari dito, naglabas pre-order, so naka-order ako, pero nangyari na ubusan dun sa kinuhanan ko. So, parang ayoko na mag-antay. Then, I saw someone, so that would be Mr. Jet Silva. So, he is a really, really good seller po sa online community. So, I highly recommend him. So, for this one, si Venom po, meron siyang available, kinuha ko agad. And, I am now happy with this figure. Titingnan muna natin yung ating box. For the box itself, so ito yung bago na ngayon, no, dito sa box na to, yung sa mga Bath figures. Actually, ang nauna yata na nag-release na yung single lang na Bath is si Giant Man. Pero ayun, sumunod-sunod na. Well, ayan, meron na si Venom. Ito, this is basically this is a repaint from the Monster Bath Venom. And I don't have that figure. Okay? So, dito, as you can see with the read-up here, so, tingnan natin. Yan, pause nyo na lang kung gusto nyo mabasa. And this is the artwork of the Venom. And this is the left side, right side, bottom part, and the spot varnish from the top part. Ayan. So, makikita ninyo yung Venom. Ayan, yung Venom logo niya. So, it comes with the purple. So, let's begin and open this awesome thing here. So, the box itself, so ito yung Venom logo niya. It comes with a purple one. Ayan, and the logo itself, Venom. So ito yung sa cardboard niya. So tanggalin natin yan. So as you can see in the clamshell, nasa likod, yung likod niya naka-separate kasi medyo malaki nga or bulky itong figure na to. So sineparate niya. So kunin natin po itong ating Venom figure natin. So actually, super excited ako dito. Venom is Eddie Brock. Yung sa Monster Venom kasi, that will be that figure is Mac Gargan. Yan. So, nag-hesitate ako na kumuha nun kasi una, for the longest time, kunin ko muna ito. Yes! So, ito. So, for the longest time, I've been a fan of Venom. Other than Spider-Man, ano, mas gusto ko si Venom ng bata pa ako. Lalo na nung naglabas ng ano ng Marvel versus Cap. Hindi, Marvel lang, Marvel superheroes na laro. So lagi si Venom yung gamit ko. Then sa reading sa comics, so excited na excited ako kay Venom. And si Venom, ang kinalakihan ko si Eddie Brock. So din lumabas din yung Spider-Man 3 na na movie ng sina Tobey Maguire ang nag-portray ng Eddie Brock. Well, hindi siya actually portrayable as Eddie Brock kasi malaki katawan ni Eddie Brock eh. So pinortray siya ni Topher Grace. Pero okay naman, idol ko rin naman yung artista na yun. Nonetheless, ito na natin. So let's review first the figure. Yan. So details ng figure natin. So snap muna natin yung sa likod. So naka-separate nga ito. Ayan. So attach natin. Ayan. Shucks! Sobrang ganda na to figure na to. Ayun, nag-snap na siya. So, this is a big figure. So, again, basically, this is a repaint of the Monster Venom Bath figure. Ayan. So, medyo maliwanag pa. Or kita naman, no? Ayan. So, zoom natin para mas malinaw. So, as you can see, for the details, so, shiny, black, eh, may pagka-blue-ish yung figure natin na si Venom. Ayan. And then, also, for the head, ayan. So, zoom pa natin yan. Ayan. So, kung nilapitan, ito yung sculpt head ni Venom. So, yung Monster Venom Bath, medyo kind of purple-ish siya. And medyo mix yung dito niya. May parang nag-rage na yung logo niya. And this one, yung normal na Venom pa din to. So, blue, ayan, and so on. And then, meron din mga details sa mga veins. And then, yung tentacles pa niya to. Ayan. So, same nga siya naman Monster Venom Bath. So, I didn't have that Venom. So, I'm really happy with this one. Kasi mas gusto ko talaga ito. So, Venom Bath, Venom, you know, and then legs. Ayan. So, ito lang ang medyo iniisip ko kung tama ba. Kasi si Venom, ang alam ko, hindi naman ganito yung sa paa niya. Ayan. So, toenails. Ayan. So, this is the bottom part. Ayan. Back. Ayan. So, ganda.
We are Venom. So bakit sinasabi na we are Venom? Kasi separate entities sila. Ayan. So and also for the hands na. So don't forget the hands. Ayan. So laki. So I'm so happy with this figure, no? And then now, let's move on naman sa articulation niya. So they can rotate the head sa 360. And then you can make him look up. Ito yung pinaka-farthest na. And make him look down. So ito medyo, ito lang yung medyo ayoko dito sa figure na to. Kasi dito, hindi mo siya pwede na itayo na wala, yung nakataas yung ulo niya na ganun eh. So ganito lang yung nagagawa niya. For the shoulders na, shoulders niya, so ito na ba yung, ay, nabubuksan pala pag inaangat ko yung shoulders niya. So ayokong pilitin kasi baka mabali. Pero ito yung farthest ng shoulders niya. Ayan. Pero may rotation ng shoulders. Arm rotation. Single jointed elbow. And then also, may pivot sa kanyang wrist. And then also, rotation ng kanyang wrist. And then, ab crunch. So, narinig niyan. So, gusto ko yung narinig ko yung kaganyan. And then, rotation po ng hips. And then, legs niya. So, you can make him sit like this. And then, farthest that you can get. Ito po. And then, also, split. Yan, you can make him split. And as well as for the thigh rotation, double jointed knee. Knees, actually. And then, also, meron siyang rotation ng calf. Calf niya, or calves. Meron ding ankle pivot. Yan. So, yun lang. Now, so just to compare lang, si Venom, ito yung height difference nila. And baka matanong nyo, pwede ba yung ulo na nasamahan natong Venom na to dito sa ulo sa Venom na to? Let's check. So, tanggalin natin yung ulo. Then, so let's put this head. Si Kilay is life, no? Medyo masikip actually. Ayan. Pero sana sumakto rin, no? Well, to be honest, some point, parang okay siya. No? Balki. Kasi parang, di ba, parang naging monster lang naman. Naalala niyo yung scene kaya? So, lagay natin kaya to. Yung gimmick nung sa lumang Venom na to. Ayan. Pwede, no? Pwede. Pero para kasi ang laki nung yung leeg niya. Masyadong hindi proportion kasi. Hindi proportion. Kasi pag nilagay mo, pero okay din eh, no? So, take time. O, oh, diba? Parang ang laki. Parang gym body siya, no? Alam yung mga nag-gym na, yun, no? O, pare, ano yan, ha? So, sige, punta na ako dyan. And then, try natin lagay yung uno nung previous na Venom. Nakakatawa lang yung tsura. Ayan. Laki din kasi ng difference. Ang laki kasi ng ulo ng Venom. Yung Venom natin. Ayan. Perfect match. And then for the price, so actually sa mall meron siya at may nagbebenta ng 2,000 pesos. 2,000 to 2,500 pesos. Nagre-range doon. Pag may 2-3, kung fan ka ng Venom, well, ako fan ako eh. Okay lang siya kasi buff naman yan eh. Pero kasi nga, na-release sa mall, 2,000 yung naging base price niya. So from 2,000 to 2,300, kunin nyo na yun. 2,000 to 2,500. Masyado naman yung 2,500. Pero pwede na sa 2,300 or 2,000. Pwede nyo kunin yun. Okay? So yun siya. And then also, actually, itong Venom na to, rating lang. Since na wala nga siya nung gooey-gooey na green, no? Dito sa bibig niya. So, I'm giving this a 4.5 out of 5. So, I must say, ito yung isa sa mga pinaka-favorite figures ko ngayon na nakuha. Well, shout-out lang pala, no? Bago tayo magtapos, shout-out lang sa mga few fellow collectors pa rin natin. Si Uncle Joe. Yan. So, hi brother. So, continue mo lang yung mga Star Wars videos mo. And then, si Nick D. So, bro, kompletuhin mo yung mga X-Men mo, ha? At kompletuhin mo yan. So, ayun lang. So, once again, please like, comment, share, and subscribe. And if you're new to my channel, so my name, again, is Mr. Pogi. And I do toy reviews, toy vlogs. And then, also, lastly, guys, keep on collecting. Roar!